nagsagawa ng isang clearing operation ng team ng Action Line Division ng lungsod ng Pasig ngayon alas 8:30 ng gabi dito sa C5 Road, Barangay Ugong. At nadatnan nga itong mga grupo na mga nagtitinda dito. Ito'y matagal na nga mga nasabihan at nabigyan ng warning, pero hanggang sa ngayon ay nag-ooperate pa rin dito sa lugar na ito. Kaya naman sa ngayon makikita natin na talagang tinuluyan ng team ng Action Line Division itong mga nagtitinda dito. Ito'y kinumpiska na itong mga paninda na nakikita natin na sa mga oras na ito, at ikinakarga na nga dito sa truck ng Action Line, at ito idadalin sa impounding area kung saan doon sa Barangay Santo Tomas. Ito ang mga makikita natin kaganapan sa mga oras na ito. Nungulit ko mga kaibigan, nandito nga tayo ngayon sa ilalim ng flyover ng C5 Road, Barangay Ugong. Ayan ang mga makikita nga natin ngayon sa mga oras na ito, at meron pang mga ilan mga kumakain dito sa lugar, at ito nga yun na nagtitinda ng mga pagkain nga dito, no? Ayan, at puntahan natin yun sa banda dito. Ito yung mga matagal na nga nabigyan ng warning. Yan, hanggang dyan sa banda dyan, meron tayong nakikitang mga enforcer at yun na isang maninda. Ay kinukumpiska na nga yun na kanilang mga paninda dito sa lugar na ito. Kanina, nag-ikot na rin ang team doon sa Pasig Mega Market, at kinumpiska na rin yun mga illegal vendor doon sa lugar na yon. Ito yung mag-iikot pa sa iba pang mga lugar dito sa lungsod ng Pasig, particular doon sa Barangay Rosario. Ready! Ito mga kaibigan, sa ngayon nakikita nga natin yun mga paninda ay binababa ng may-ari nitong isang sidecar dito. At itong mga paninda na ito ay hindi naman kukumpiskahin ng Action Line Division. Pero itong tricycle na may sidecar ay tingin ko kukumpiskahin to, at kung hindi naman ay sigurado titikitan. Ito, at tila kukumpiskahin na nga itong motor na may sidecar na nakikita natin. Uy, malalim yata dyan. Atala. Ito'y isang special operation nga ang ginagawa sa mga oras na ito, dahil gabi na nga, no? At nakikita natin na talagang nagtatrabaho itong team ng Action Line Division. Kasama natin ang hepe ng Action Line Division na si Mr. Bong De Leon. Ito, kausapin natin kaugnay nga dito sa ginagawang clearing operation. Sir Bong, magandang gabi po. Magandang gabi. Ito, nakakalungkot man. Nakakalungkot. Ayaw ko rin sana sila ay kumpiskahin yung mga kanilang mga gamit. Pero ito, ilang beses na namin pinagsabihan. Tuloy-tuloy ang reklamo sa ugnayan, sa atin sa C3 at sa mga bawat barangay. Ayaw nilang tumalima. Lalo-lalo na yung mga illegal na naninigarilyo dito sa public places. No, hindi nila alam yung naidudulot nun sa mga second-hand smoker.
pati yung mga dumi nila at pagkain dito, nakita mo, nandiyan yung mga kutsara, hindi naman nila nililinis. Ultimong barangay, hindi sila nakikipag-ugnayan. So wala tayong magagawa. Inaayos natin lahat ng ambulance vendor, gumagawa tayo ng ordinansa para lang maiayos sila, no? Pero hindi naman po pwede na ganitong delikadong lugar, no? Dito sa may C5, dito sa may IPI, na ang bibilis ng mga sasakyan, nandito sila. Nakiusap ako sa kanila, ilang beses silang nahuli, binalik namin yung mga gamit. Walang siningil na anumang penalty, pero patuloy pa rin silang lumalabag. So kinakailangan, gamitan na natin siguro ito ng kamay na bakal na maramdaman nilang seryoso yung ating pamahalaang lungsod ng Pasig, na mapasunod sila kasi pagkain yung tinda nila. Hindi tayo nakakasiguro na sa bawat kakainin ng mga bumibili sa kanila, baka maaaring hindi masyadong naging maayos yung kanilang pagluluto, o kinakailangan ay mabantayan talaga natin yung kanilang mga operasyon. Siguro pinakamaganda ang payo ko sa kanila, no? Pumunta sila sa kanilang barangay, makipag-ugnayan sila para kung saan man sila mailagay na maayos na makapagtinda. Pero sa ngayon, hindi natin na hayaan na makapagtinda sila sa ganitong kadelikadong lugar. At simula ngayon, ha, kasi araw-araw may bantay naman to. So kaya lang, ang problema, pagdating ng gabi, ay doon sila nakakapag-operate, kaya nagkasa tayo ng night operation. So effective siguro by June, lalo-lalo na pagpasukan na, ya, maglalagay tayo ng fixed post dito para hindi na tayo manghuli, wala nang confiscation, pero wala nang makapaglalatag dito. Maglalagay ako ng fixed post na tao dito at mobile na roving po, lalo-lalo na hanggang bukas ng umaga. Okay po, maraming salamat, Sir Bong de Leon. Nakausap na natin si Mr. Bong de Leon ng Action Line Division. At dito nga, makikita natin yun na sinasabi ni Mr. Bong de Leon, na yun mga upos nga ng sigarilyo, noon mga kumakain dito, ay kinakalat na lang at hindi nga tama ito, no? Ayan. So nagiging nasasalaula itong lugar na ito dahil nga sa mga nagtitinda. Dinat na rin ng team ng Action Line Division itong sidecar dito sa ilalim ng tulay na nag-uugnay sa Barangay Rosario at Barangay Ugong. At ngayon nga ay makikita natin na kinukumpiska na yun na kanilang mga paninda kasama ang sidecar. Magtutungo pa ang team dito sa talipapa ng Barangay Rosario at mamaya makikita natin ang kanilang gagawin na pangungumpiska dun sa mga illegal vendors na nandun na mismo sa kalsada. Ito sa kapila.